ipinipresentar kang Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kang banwaan. Tingog kang banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kang banwaan. Tingog kang banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Maray na primerong Biyernes, ngunyan na pagkaaldaw, fecha 7. Happy fiesta po sa Señor Divino Rostro. Mahal na Señor Santo Cristo Tabi, ano pa, gabiyernes. Ano man po ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan po, sagod kitang alas 10:30 ang udto. Mga informasyon sa luwas, katuwang ang Mega Force Patrol. Jomar, Jimmy, Al, sa kuyang kompadre, si Ann, si Luwen, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata, technical control, si kompadreng Nal Daibaldo, kan barangay dap-dap sa Newsroom Production Research, siya on dyan ngunyan, News Manager Mardela, daing iba, ang samuya pong malalauman. Sa Production Center, ang Angel ng DZGBAM, Angel Mustaza. Sa IT, tandem dyan si Richard Asin, si Arvin. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na aga sa mga nakatune in sa AM band sa DZGB. Region-wide, Bicol-wide, AM band, DZGB. Good morning! Worldwide, netwide, sa internet, sa samuya pong Facebook page, official Facebook page, DZGB News Online, maray na aga, halik po digdi sa Pilipinas. Sige po, standby all units. Ta kaulayon ta, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., ta may pinagsusubaybayan kita, tibaad na lingaw-lingawan ta na inita, sa tuyang focus ngunyan. So, iwal na naman kan presidente budakan dating Chief Justice manunungod sa West Philippine Sea. May nalilingawan kita, igwa po nin lakdang ang gobyerno na mapakarayan sa tuyang ekonomiya, tibaad lamang ma-realisarta na ini, makapagpuo na kita, bako so overnight na mapakaray ng pagbuhay-buhay tadi, di kundi at least makapuo na kita. Pinagre-revisar baga na nagkakapirang provision kan konstitusyon, lalo-lalo na itong sa mga economic provisions. Nagtatrabaho po ang satuyang congressman bilang pamayokan constitutional revisions, amendments kan lower house. Kanakaging aldaw, kinahuro ni Congressman Pido Garbin mismo, Jr., ang grupo kan saro sa nasyon na asinsado, Estados Unidos de America, kundig di sa satuya, Philippine Chamber of Commerce and Industry, duman sa US of A, yung American Chamber of Commerce man, gayo dito ano? Sige, aramon ta, iyan ang saro sa indang mga pinag i-encourage and ipigpupunto na ma-open up ang sa tong ekonomiya kung iguananin mga positibo lamang na resulta ang hororod para mas na mag-abante na ang sa tuyang nasyon. Congressman Pido, marahay na aga. Si Pio po kan DCGB. Marahay na aga, Pio. And then, sa gabon sa nag-aantabay sa DBN-DCGB sa ilog na probinsya kang Albay sa siyudad ng Legazpi. Marahay na aldo po. Opo, Congressman. So nakahoron po tabi. Am I right tabi? So, American Chamber of Commerce tabi. Go ahead. Well, tama po ka mo. Naimbitiran kita to speak before the American Chambers of Commerce. Nakunsein na kumpestor ini ki mga negosyante na nagninegosyo digdi sa Pilipinas. And not only where American Chamber of Commerce, Legislative Committee, sindang presente, kundi sa Joint Foreign Chamber. Nag-attender man sa Joint Foreign Chamber, tabi Pio. When you speak of Joint Foreign Chamber, kasabay na dyan sa
American Chamber of Commerce, Japan, South Korea, European Chamber of Commerce, New Zealand, Australia. You speak of the biggest economy in the world, yaon duman sa mga representante ninda, pinagdangog, so protestong lagtang sa pag-amenda sa konstitusyon patungkol duman sa restrictive economic provision kan sa tuyang konstitusyon. Kung ipapasabot na sa tuyang mga kababayan, ang sa tuyang konstitusyon, 34 anyos na, as in, saro sa nakapalaman sa tuyang konstitusyon, itong paglilimita sa pag-ninegosyo ka mga dayuhan na nangangapital digdi sa tuyang nasyon, araw kang telekomunikasyon, transportasyon, itong sa sectors kan sa tuyang national patrimony and economy, araw kang pagmimina sa oil, sa gas, exploration, development, and utilization of natural resources. Kasabay na ang edukasyon, media, as in advertising. Mm-hmm. So, duman, talagang concern na concern sila dahil aramutabi piyo, base sa pag-aadal ka mga eksperto as in mga independent assessor, arok kang OECD o ining Organization of Economic Cooperation Development, saruan sa indang pinagsasabi na kita na sana ang nasyon na kunsain igwang pagbabawal kipagninegosyo sa mga dayuhan ng angapital o paglilimita sa pagninegosyo sa dayuhan ng angapital. Mm-hmm. As compared sa tuyang mga ASEAN neighbors and Southeast Asian neighbors na open ang sa indang pagninegosyo. And that's why we can correlate, kumbaga pwede ta, kumbaga i-correlate. Ano nga niyang correlate, Pio, sa ano, sa Bicol? Oho, kumbaga sa tuyang pwedeng ikabaing, ano? Ay, so, i-ano baga? We can correlate. I-connectar. I-connectar. Oho. Konektado sa tiit na pagninegosyo ka mga dayuhan ng kapital, we call it foreign direct investor, duman sa provision na nagbabawal sa satuyang saligang batas. Kaya kulang ang pagninegosyo as in oportunidad digdi sa satuyang nasyon, tabi Pio. So yan, so saro sa explanation ta, supported by data that we have gathered from the Organization of Economic Cooperation Development, the World Economic Forum, the World Bank, and other economic literature na prinesenta sa tuya ka mga eksperto sa ekonomiya, as in sa academe. Ay, opo. Baad maputol tabi kung ano mag-redial ako. So, the way, sana dango ko, Congressman, parang mga superpowers ang kahampang mo kasuhapon. So, sa indang mga ekonomistas tabi, mga grupo ng ekonomistas, and duman nagtao kaning inputs sa kahalagahan kan pag bukas kan sa tuyang nasyon sa investor tabi, Congressman? Well, kung sasabihin mo tabi, Pio, na superpower pa ko, exaggeration. In fact, ang sa indatabing investment sa Pilipinas, kung susumahon mo, deep man sana $130 billion. Jesus, Mariosep. sa presenting mo niyan, magpun sa mga negosyo. So, yan tabi ang kahalagahan kan. But ang sabi ninda, sinda saro sa nagsusuporta, nabuksan ang ekonomiya kan sa tuyang Pilipinas because we have a lot of potential. And this foreign equity limitation, yung paglilimita sa paglaog ang pagninegosyo sa mga dayuhang nangangapital, nag-resulta tayo sa monopolyo, duopoly, oligopoly. And kaya nga ni, we see that we have one of the most concentrated economies in the world. What does it mean, tabi Pio? Mm-hmm. When we say concentrated economy, mabibilang mo sa nasa sa iyo mga muro kung isa ay nagpapadalagan kang negosyo sa tuyang nasyon. You name it, Ayala, Pangilinan, Gokongwe, at kakadikit man sa nabaga, Bilyar, duman sa mga, lalong-lalo na sa mga public utilities na oral daw nakakaapagtar sa buhay kan sa tuyang namamayang Pilipino. We're not saying na munyan marayan sa inang pagsiservisyo, but we need to foster competition, tabi Pio. Mm-hmm. The moment we enter, they enter into the sectors of our economy, syempre it will foster competition. Macha-challenge so present status, di ba? Mm-mm. And at the same time, if there is a competition, it will also encourage
the delivery of better, in fact, the best services. Kasi makukumpara. Like for example, what we have right now in telecommunication, duwasana, Globe and Smart, hopefully. Very masyadong competition. Kaya, sa serbisyo, kami kita nagre-reklamo, we have the one of the slowest internet connection in the world, but we are paying too much for our internet connection. So these are the benefits of opening up the economy. Arog kan Singapore, Thailand, Indonesia, ngayon Vietnam, naungusan na kitatabi, Pio, sa pagninigosyo. And the better way to start it is now because pinadapa kang pandemya ang satuyang ekonomiya. Dahil nagsarang negosyo, dahil nawaran kitrabaho. And the better message now, the best message is for the investment community na marama nila that we are opening up the economy, that you are welcome here. Sabi nga ni Pio, ni Mr. John Forbes, so Secretary General ka, American Chamber of Commerce, how can we have a clamor to invest in the Philippines where there is a big sign that, as a big sign that Pio is, no entry. Ayun, oh, bawal pumasok kung sa Tagalog. Bawal pumasok. So the moment you send the right signal that you're opening up the economy by starting lifting the economic provisions of the Constitution, then there will be a clamor. Iyan. Because, Pio, simply man sana explanation nila, kung kami magninegosyo sa Pilipinas, as in dilimitahan mo kami 40% sanaan sa kuya partisipasyon o pagkasadiri sa sarong korporasyon, as in so 60% dapat itaomi sa mga Pilipino, siyempre dapat makipag-partner sinda. As compared to Singapore, Thailand, Indonesia, Vietnam, of course, Dubai and other parts of the world na minatukot na okay, magnegosyo ka mo dito. As in, sa indong pagsasadiri kan sa indong negosyo, 100% sa indo yan. As long as magsunod sa anak mo sa mga regulasyones, tax laws, environmental laws, and all other ordinances na protection man sa mga Pilipino, pwede ka mo magtigoso. Pero sa tuya, Pio, bago ka maglaupigde, ang mensahe na titao kan sa tuyang konstitusyon, hanggang 40% ka sana. So, may takulaon tabi kita, Pio, na sign. No entry ka dikte. Iyan, oho. Okay. Maray ka rita, mi congressman. Putulong ko una. Tanganing maridial ako. Yun na eksakto na, oh. Yan. Sige ta, magridial ako. Ano ta? Yun na po yan. So, hururon ka so hapon. Kanakaging aning aldaw, ano, kahampang ang American Chamber of Commerce and Industry, pati na itong sa mga naon ang bitan pang mga grupo nin organisasyones internasyonal sa manlailain na nasyon, iyo ang naging kahurumpo ni Congressman Pido Garvin Jr. And tibaan, iyo na gayon iniso kasimbagan tabi, Congressman, na paghururo nindo, duman sa kahaputan, if I remember it right, several weeks ago, sa kahaputan ni Congressman Marcoleta na sige ta ngayang paghururon ka ining revision kan economic provisions, dahil man ngayong interesadong maglaog sa satuya, Congressman. Well, tama po ka mo, ang sabi kang Joint Foreign Chamber of Commerce, pati ang American Chamber of Commerce, the clamor should start from the public authority such as Congress because we are the main policy makers of our country. So kung ang clamor, dahil nga ni sa Kongreso, eh, paano man kayo malaog sa tuyang nasyon? Sa tuyang nasyon na dapat ang clamor magtuon sa public authorities and then sa public sa private sectors arog ka mga Philippine Chambers of Commerce. Kundi, siyempre, minsan sa Philippine Chambers of Commerce, suportado man tabi ni Tapio. Yes. Alagad, nangangas nga ni sa ibang nataga American Chamber of Commerce and the Joint Foreign Chamber. Natangaya daw, mas interesado pa kami kesa sa mga local chamber of commerce. But siguro, I'll give you a hint. Siyempre, abo mo rin na ma-disturbo so status ko mo niyan. Yeah. Na kunsay. Talagang there are big industries that can be affected because, sabi ta na nga ni, ining 34 anyos na provision sa konstitusyon nagresulta sa monopolyo, oligopoly, and at the same time,
oligarkiya tabi Pio. Opo. Duman sa hororo ni do congressman tabi, iigwasin na ni nakaon ang bit lamang sina ning sense of urgency. Okay, madali unay ni takon day day na kaming interest yan tabi congressman. Well, tama tabi kamo. When you speak of timing, they always say, and as I always say tabi Pio, it is always the right time to do the right thing. And the right time to amend the restrictive economic provisions of the Constitution is now, especially nangunyan, kay po ang tayo stimulate ang satuyang ekonomiya. And the only way to stimulate economy is magkaag kitakul ng kapital. Mm-hmm. Ano, Pio? But we are a country of scarce capital, but of abundant labor. Mm-hmm. And so our domestic capital, so mga kapital kang yaonig isa tuya, kulang man. And that's why we need foreign direct investment for capital para mas takula mag-circular na negosyo, trabaho sa satuyang nasyon, sa satuyang lokalidad. You know, when you speak of foreign direct investment, you're speaking not only of long-term capital, Pio. Sabi ka na nga ni itong kaulay ta, so ang AmCham and Joint Foreign Chamber, i-combine mong investment nito, 130 billions. Ano? Dollars. Mm-hmm. Isa sa tuyang nasyon. The more you open it up, the more na madako lang investment nito. And not only long-term capital, daradara ka yan, managerial expertise. Mm-hmm. Of course, technology transfer, because they will be bringing in here advanced technology. So, the technology transfer, aro kang nangyari sa China, Pio, na mm-hmm. naging manufacturing kang bilog na mundo. So, technology transfer, Pio, yeah. na transfer sa indang mga obreros, mga workers. Yes. Ang sabi ngo niya ni Kambuhay pa si sisangan ito so inventor kang Apple. Bill Gates. Sabi ni Bill Gates, we're not going to China because they have cheap labor. We're going and staying there because they have skills. Oh. Na transfer tabi Pio sa skills. Yan. Sa mga obreros, ito ang pinag-aanap po niyang kandarakulang kumpanya, tabi Pio. Opo. And iuman ini su daradara sa mga foreign direct investor na pwede maglaog sa tuya. High technology, technology transfer, and at the same time, the much needed employment opportunities, trabaho, tabi Pio, mm-hmm. na marisulta kikaginhawahan sa tuyang lokalidad, tanganing magkaigwa kikita. Ngunyan, anong resulta? Dakulong kitang trabahante, kulang ang oportunidad. Pasisiring gabos sa luwas kang nasyon dahil yan duman sa oportunidad, dahil mas open sa sayandang ekonomiya duman. Kaya nga ni, dakulong kitang OFWs. Balik ka dun tayong sitwasyon, we have to open up the economy, bigdi sa day magnegosyo, maning day na kita magparadara, para padara kay OFW. Tamay social cost pa ng PIO, opo. Ang pagbaya kay pamilya, tangani magtrabaho lang sa iba yung bansa, may mm-hmm. social cost pa na yan. So digdi sila magtrabaho, yawang suporto na didigdi. And at the same time, the government collect taxes from this foreign direct investment para mas sa mga panginginot na serbisyo sa tuyang gobyerno. So this is really the effect, Pio. It continuously provides employment and at the same time reduce poverty. Ini so naging pag-aadal ka mga eksperto dahil sa pagbukas kang ekonomiya sa mga foreign direct investment. Opo. Congressman, naunang bitan tabi lamang sa horor nindo ang sitwasyon ini kan pandemic in relasyon sa pag-invest din dadigdi sa satuya. Ta siyempre, tibaan mapingente ang dalagan kan sa indang mga investment because of the restrictions man, health restrictions, protocols, daraka ining pandemic tabi, Congressman. Aram mo, Pio, everybody is preparing for the new normal. Ano? The moment we have a successful rollout of vaccine, talagang ma-open ang ekonomiya. And everybody's excited, lalong-lalo ng business community. Mm-hmm. And so, ang pinagsasabi ninda, you need to send a positive message. We call it a signaling effect. Takong ang signal, kung ang mensahe na pinapaabot mo sa investment community ay sirado man kiraray
ang pagninegosyo sa Pilipinas dahil yon manggiraray sa 60-40 foreign equity restriction. Restriction, talagang mayong malaw. But this is the best time. We do it now, we send a positive signal to the investment community. Nakikiulay sa tuya. Ang American Chambers of Commerce, nakikiulay sa tuya. Ang Joint Foreign Chamber na ini ang dapat nakikuhunta para mas mauswag ang satuyang ekonomiya. Ang bottom line to you, this is good for the country's economy. This will bring benefits to the Filipino people in terms of job and of course poverty reduction. Mm-mm. Congressman, kung ikaw ka pang gustong idagdag, you have all the time. Go ahead po. Well, Pio, maray man na bareta dahil subayan ni Hantri na magtatawag kay ayuda across the board sa gabos na Pilipino, aprobado na sa tulong kubitiba. Uh-huh. In fact, nangapuda na kita sa DSWD, sa DBM, and all local government units concerned na mag-compared notes na sinda. As in, nahiligo na nindaan sa indang lista. Tanganing, by the time mapirmahan ini, may isa patas ini, ready sumasatuyang mga beneficiaryo, Pio. Everyone, gabos na Pilipino, across the board, will receive at least 1,000 pesos na ayuda. Aba. With this bayanihan tree that is of 405 billion pesos proposed by the House of Representatives. Sa Senado, iguaman sindang proposal but medyo hababa, 385 billion if I'm not mistaken. Pero sana masunod na so version ng House of Representatives. And not only that, Pio, it will also cater subsidy for specific sectors of our economy like sa mga nagkawararanggit trabaho, of course, Department of Agriculture sa agrikultura, MSME sa paagi kang Department of Trade and Industry, sa mga OFW na guruli, nagkawararanggit trabaho dahil sa pandemya. So, this is the development right now and the commitment of the speaker. Isa lang tulong sa debate, pag-abot sa Mayo 17, sana ma-aprobahan tuloy sini second reading in anticipation of the sabi ko nga ni sa press release and sa kuyang pinahayag kang nakaaging duwang aldaw. So, mag-compare notes na. And by the time magkaigwana, magka-come up ki master list, sa tuyang suggestion PO is, if possible, kung tutugutan ng DBM, direkta na, i-download sa mga barangay. Yan. So, sa indang mga bank accounts, sa indang mga depository banks, ang importante lang tayo magkaigwa yung mekanismo pag-abot sa accountability ka mga barangay officials. Tanganing, duman sa indang master is papaduman ka po so ayuda na pinagtutulod ka ining bayanihan rin tabi Pio. Opo. Sige po, thank you so much Congressman sa mga informasyon and we will be monitoring, calling you up sa mga major developments pa. Keep safe po and salamat po. And more power sa PBNDCGB. Maraming alaw tabi. Thank you so much mga tugang. Yan po si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Taon to at tabibaltadahan tayo one of these days sa programa niya to sa Tingog Kanbanoan. Yan po na mga ipinagpahayag ni Congressman Garbin. Botobot kan Palacio Malacanang. Halawig pong parada pagkatapos kaini. It's 9:31. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakapreska. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexadol Forte. Lakas banat sa apat. Nesta Grow. Para sa kompletong NutriChan, choose Nestor Grow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa pulukan payasin kalintura, ang Biogesic, patibay! Maasahan ng tibay. Igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College. In more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning.
Scott College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school. Junior high school granted with BEAC scholarship and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with the specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cott College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Digao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Rad, anong may lakas ng lima? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng lima. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Mag-bihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Asus? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation, ang Asus. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Asus ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo magama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Asus. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Asus, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat? 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 Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Agum, puto bagi si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kay Manok sa Nong's Meat Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Au iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamala agman kaya ako kisadit na negosyo sa arong. Maray sa Nong's Meat Shop, barato ang mga produkto,
pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Mas kaya mga frozen food products nila, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong's Mitsapako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Made. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Kabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakayalbay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B, bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solution Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa saimong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa nang isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, barya lang. Great Taste na Premium Classic. Tamang taba at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Paugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Hall na Immunity and Energon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Energon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Energon. Symptoms persist. Consult your doctor. Energon C Tablet. Multivitamins Energon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee. Coffee raffle promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 million piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH's FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marcelli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagma-Milo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of Eight Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kabay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Uno. Isolation. Dos. Nutrition. Tres. Disinfection. Cuatro. Supplementation. Cinco.
vaccination. Kasa ang limang steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para ang laga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres daban sa kulog? Lakasan lawas at lambingan kay misis? Edi mag-MaxFit! Sa MaxFit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Yun ilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa iyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinan yugon, kada Huwebes, alas 11, sagkod alas 12, in pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mapipili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGV ang programang Usapang Consumer at Negosyo, programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadaraning kadagdagang impormasyon, mapadapit sa mga diretsyos nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo, mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante, asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo Show, madadagog na kada ikatlo asin ultimo biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Nyato Usapang Consumer at Negosyo ihahatod sa indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB Usapang Consumer at Negosyo abangan. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 or aldaw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have added links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management, or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, or STEM, Technical Vocational Livelihood, or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Our biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos!
sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest ulit doon ay Biggesto, Biggesto na Bear Brand, Biggesto 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity 10 Energon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Energon user. Unilabian. Multivitamins is a generic name of Energon. Symptoms persist. Consult your doctor. Energon C Tablet. Multivitamins Energon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servido na may puso sa tao, Adrian Salcera ang pangaran niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salcera. Yan si Adrian, talaga naman, may maray na pag-gobyerno ang action man. Kongretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salcedo may maray na legasya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dumakulang negosyante, servisyo may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salcedo. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salcedo ang pangaran niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salcedo. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Iyan ang karga, Padignaldi. Ano itong linaog mo? Sunatan na po muna sa presente, combined. Iraong pa ka mo, tabi, mga paradangog. Sige daw, paramdam ka mo, ano? Ang number ko is 0961-759-0888 sa Smart. 0961-759-0888 as in 0956-0156-020. 0956-0156-020 sa Globe. Ano? Paramdam ka mo, tabi, ha? Sa Domingo na ang Mother's Day, tama ba? Sa Domingo ang Mother's Day. Sige, tabi. Advance Happy Mother's Day sa gabos na mga nanay, tabi, ha? Advance Happy Mother's Day, tabi, sa Indo. Good morning. Ano, salamat kay Sir EVP SM Glenn. Ano, remind kita, ang inventor kan, ano ito, so Apple, si Steve Jobs. Ano, yan, salamat. Ang narurumduman ko pa, ano, duman sa kan pig-interview ta si Congressman Garbin. So, nga ito, so nag-invento kan Apple. Sabi ko, si Bill Gates, yan, si Steve Jobs, ano, si Steve Jobs po. Salamat, Sir EVP Glenn, SM Glenn, ano. Narumduman ko kaya, si Bill Gates pa di, nag-divorce yung baga buda so agumadi. For so long a time, si Bill Gates, si Steve Jobs, ang inventor kan Apple. Si Bill Gates, inventor kan Microsoft, tama ba? Yun. Ngunyan, nag-divorce yung, diyan baga sa diborsyo, pipaagian sa judicial process. And pighapot diyan kan judge, ang gabos na circumstances, natangay ta gusto mo nang magdiborsyo. Anong mga rasones bago i-grant ang pagdiborsyo kan mag-inaguman? Ngunyan, dumanda sa setting, si Steve Jobs muda suagom na babae na gusto magdiborsyo, pighapot kan judge na suwabae. Ano nga yung rason ta gusto mong diborsyohon si Bill Gates? Yan, bakong si Steve Jobs. Mabulag na si Bill Gates muda si Suagum. Sabi ka, Noes, ano nga yung rason na ta gusto mong tapusunan sa indong sobra sa 20 anyos ng pag-inaguman? Pigapot so agom ni Bill Gates. Ha? Kababayi. Ang simbagdaan ni kanagom ni Bill Gates, paano ngayon, Senyor Juez? Gusto ko nang tapuson ang samuyang pagkainaguman sobra sa 20 taon na. Ano nga ni iba ngayon? Sabi kan Juez. Paano ngayon, Senyor Juez? Micro and soft.
Sabi ka, Nuwis, granted. Ano nga yan, Senyor Huwis? Micro and soft? Si Bill Gates bag inventor kan Microsoft. Micro nga yan and soft. Amo man daw. Sige. Luens, Maraydaga, go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Magiging malumluman ngunyan ang pagselebrar kang kapistahan ni San Isidro Labrador sa Barangay Padang Legazpi City. Pagkatapos na istriktuhan man ni Punong Barangay Harold Benvenuto as in Consejos di Barangay na dainanggad pwede magbisita. Lalo na ang pag-video 5 as in pag-irinuman, arog ka nangyayari kan wara pa nin pandemya. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ngunyan na pagkaaga ni Kapitan Benvenuto, makalihis na pinataralagtag niya nin mga community checkpoints ang mga manlain-lain na internal roads kan sa indang barangay, kaiba ang mga barangay tanod na babawalan ang mga mabirisita na magrelaog, particular itong sa mga barangay na may red code sa Legazpi. Bakuman daw totalmenting babawalan ang mga kapamilya kan mga kabarangay ninda na naka-star sa kataraning na barangay na magbirisita, alagad na iman daw pwede ni Tabi Sir Piyong magtinir kundi take out. Kung halimbawa may handa, take out sana ang itatao asindangan, mauli na ang mabirisita. Ang mga dai popular na mga individual, kukuwao na mga detalye kayo para sa contact tracing. At in antimano na sinda na nagpapaisi na magsunod nga ni Naday ang mga inimagkasiritar. Nangangapudan si Benvenuto sa publiko na makasumara sa sedang implementasyon sa pagselebrar ng kapistahan por dahil baku man daw ini basta sanang inimplementar kundi pagtubod man daw ini sa kasaguan kan DILG as in kay Alcalde Noel Rosal na masunod ang implementasyon para makalikay ang gabos sa paglakop kan COVID-19 na presente pang nagpapatakot sa siyudad. Iyan tabi Sir Pion, magadagdag pag istorya. Hali sa Barangay Padang, Legazpi City. Ako po si Luwens Burse Parceda. Salamat Luwens! Hala dyan sa Padang! Paano ngayon, Senyor Huwes? Micro and soft. Si Pading Jim, nasa linya man, aramuntan mga istorya dyan sa 3rd District Canal Bar. Pading Jim, go, go, go! Sinabi na! Go ahead na, Pading Jim! Go, go, go! What's happening? Anong advice si Pading Jomar na muna o si Pading Jim? Sandali, sandali. Ano, sandali muna. Pwede na ba si Pading Jimmy sa 3rd District Canal Bay? Saro lang so nag-text sa tilingan an. Saro na sarap para nag-text sa tuyo. So nag-text sa tuyo. Good morning, Nakopiyo. Hello? I'm always listening to you. Hello, Pading Jimmy. Yeah. Go ahead. Maray na difficult kalusot ako pa din sa ano ni, sa Zoom, naka-Zoom kaya ko, tayo na punigin sa barangay Busak mo niyan, sa Banuaan ka na uwas, sa mag-installar na ka na rubber tube, yaon digdi ang mga taga niya, and yaon kita sa ibabaw mismo, papailing niya to sa tayo mga kantabay, swallow yun ay na pinaghahanap ka mga para uma, digdi sa uwas, and Libon, so rubber tube na luma, binaklas na tabi pa rin. And sa salida na ini, kana bagong rubber tube. O yan, mahiwaso na ang salog. Iyan ang bumuktagan ka na halabao na rubber tube na hali pa sa China. Yan ang grupo kaniya, Barangay Council sa pamamayo ni Kapitan Raul Sirio. And Congressman Fernando Didi Cabredo. Naguroro ng unyan, sabi pa di, realisasyon na ini, kan haluyo na na rubber tube na pinaghalat, na harus na lockdown pa iniduman sa China,
And ona mangyayari mang giraray sin na mapapakinabangan na ini lalo na ngunya na tag init baka makahabol pa na makapag tanom dahil lang tayong problema di so irrigation yun di si congressman kauro nagta maibo ang patikdik kung ayan si kapitan nagtatagam si kapitan Raul Sirio ayan kaya kulang sa mga tao pa kaya dapat may firma min ordinary laborer nagasandbag dapat may nagsasandbag na yan si NIA director NIA provincial director Luis Paradise paano mapaka nangyari ko sa mga mga yan ah sabi sa may nag-post send ako message sa Facebook congressman eh parang man niya matapos yan ah dam na yan ah tingnan nga kita pinasweldo kong Sabado may problema dahil na pinasweldo kaya ako pagka may guka to press ko sa game hindi nang baga eh sabi ko ting tumanong tayo ako lingon ta talaga kung anong kamukta ka okay. Ring sweldo, problema sweldo pala. So, wala na naman pa di wala buwan ang trabaho man ang gaan. Dapat ka tinatrain sa tao, dagdaga ng ekipo. Sabing may pa ang panahon. Ano kapitan, binarayan ka mga trabaho doon? Hindi man. Hindi na sweldo ha? Hindi, pamanas na sweldo, bali-bali sa nadaa. Daa? Isang kontrakto? Si Monolithic. Ah, si Monolithic. Pirang aldaw na nagtrabaho? Aloy na yun. Aloy na? Ay, so bagong rubber job? Yan po. Yan naman. Ah, itong nakukubiran? Nakukubiran ka mga trabaho na yun. Oo. Pasa ko daw kay congressman. Magrarally. Gusto na magrarally dito pa rin. Magrarally. Hindi talaga development din. Namin na tawag ko dadarang bukan magrarally talaga kami. Magrarally. Hindi naman masuportara naman kami barangay official kan pagkikita ng mga tao. Problema na ini. Kung pwede na. Pero ilalabda na si kung ta dahil makahabol din sa sumta baka mawara ni Kong Pio. Hello, good morning, Papa Pio. Yes, Congressman Didi Marhainal daw. Ano po ang sitwasyon? Tagari may problema po sa pag-insular lugod ka na rubber tube at tabi dyan? Over. Ini kaya haloy na ining problema di gisa mo? Ining pag-instiller kang rubber tube di gisa South Kinale Irrigation System. Opo. Nasa 750 hectares tabi ni. And apat ng planting season na dahil nakapag-uma ang mga para to umadigay. Opo, opo. Iyon natabihan kong Didi, so parte kan rubber dam na ibubugtak dyan. So haloy tanong pighalat, over. Iyo, niya ako na nga nitigde. Nakulo na istorya, nakulo na mga nangyari. Pero ang magayon mo niyan, ta pimig tabagang piga kalampag si Director Toquero. Opo. Nagpasalamat ako ta ang ginibo ni Director, sinulida ko na dati naging mga naka-assign sa Muya. Mm-hmm. And ikinaag niya, so may pinaka-mid-mid ko na matibay na manager sa institution, kining si Engineer Luis Pagais. Niyan. Opo. Oo mo niyan, nag-meeting kami digde, ako lang mga nakaabot sa kuya, hindi na rapos si Engineer Bragaes. Muna nakikipag-dialogo kami sa mga parauma. O, sabi ko, mga parauma, takol ka mga reklamong pagpapabot ako sa Facebook, yung mga text ka mo, muna niya akong pagkakataon nito. Ihapot na rin mga gusto rin mga ihapot para magkaigaw mong kaliwanagan. Oo. Congressman, nadadangog ko tabi sa hururon dyan nindo kaso bago. Gari dahil napapasweldohan, so mga trabahantes dyan kan monolithic tabi, Congressman? Ayo, kang inot, nag-istorya sa kuya na may nagtatrabaho na. Kaya pasalamat ako niya ako, ta, yan na, nagtatrabaho na.
talaga takabot naman sa konsistorya. Ha? Congressman, ano man nga yung magganaan ang mga trabador? Natin nga na yung pigpaswiril daw. Naku. Sumatrabaho na yung kandam ko ta natabi, Congressman? Oh, so nagtatrabaho digdi, naghahanda kang karagang kandam. Naku, Sus Mario Josep. Okay, so, saro pang hapot, papaano nin dumaresolvera niyan? Tanganin maitrabaho na yan. And ikadua, ano po supigalat niya itong mga hali sa China ng mga inhinyerong ma-install ka, ma-insular ka ang tabi, Congressman? Okay, ang sabi sa kuya, ang pag-installer kang mga Chinese, mga pirang aldaw man sana. Talagad, so, pag ko yan, paghanda, kang sukagagan, iyon ang pinaka-importante sa mo yan. Mm-hmm. Kasi sabi nga rin kang mga yaon digde, na mga parauma, dapat kaya may dali ini kong tabata, nagpupuna naman sa tutan. Iyo. Mm-hmm. Okay. So, kung di ini ma-installer, katulos, baka mataguran, iaanod naman yan, puno naman sa uno. Ay, Sus, opo. So, how do you intend, Tabi, to resolve it, Congressman, yan na sitwasyon niyan ngunyan dyan? Over. Hello? Hello, Congressman. So, paano, Tabi, ang naiisip mo ka na solusyon, tanganing umabante na, makahawas na sa araw ka na sitwasyon, Tabi, may prepare na yan? Sinabi ko kay Engineer Bragaes na kung mapipwede, persiguro ng kontraktor na dagdagan ang mga tao, tapos dagdagan ang ekipo. Oho, buda sa paswildo. Yan, yeah, ano yung pinaka-importante. Dahil may gaganaan magtrabaho. Dahil yung paswildo. O tagari, nadagog ko dyan kasubago ba? Revolusyon da sinda. Eyo, patanong mo rin si gusto mo. Pakawang ko sa iyo mo si Kapitan Samanga. Oh, good mo, An. Kalo yun na yung decidido? Oh, good na ma... Ano yun, pakawang mo tabi. Si Kapitan. Pakawang ko sa iyo mo, Kuya, Papa Pio. Oh, sige po. Kapitan. Pwede na, Kapitan. Hello, sir. Kapitan, marhay na aga si Pio Fernandez. Marhay na aga man, sir. Opo, kandi si Judy. Ano pong problema? Apektado ng marhay kami, sir. Oo. Almost 2 years na, ako na, grabe na ka ang pag-Diyos ni kaan mga tao. Opo. Kaya hindi ka din maidali ninyo, siguro mag-isip na kaming ipabot marhay setas, oo, mag-rally o kinsen dapat ahinsa kami mag-ito. Opo. Para masolusyonan sa nagadi. Opo. Kapitan Tabi, isipin mo sa di kami nagatarok, kadagala krimen mangyayari kining kaso, nagalop, di pa na makaptan ka na buwan ni kang tao. Isip ni kang na tao, di nagalop. Kain baga kasabya na necessity needs no law. Opo. Mm-hmm. Okay. Di pa na makaptan ka na isip ni kang na tao. Iyo po. Nag-aralop eh. Yan, oh. Kaya nag-apil lang kami sa inyo, naging mapupwede, paki-uruwede lang natabi. Di makaulat, naging kinaano matapos, lalong abuto ng tiguran. Mm-hmm. Magura okay. Na naman, ina, kain na nakamurason. Kaya abang tranquilo pa rin panahon, tabi, paano, paki-uruwede lang. Iyo tama. Momento na tabi kan, apelasyon ni kana South Kinali. Ni kan mga tawid di sa tagap ni ring South Kinali. Opo. Salamat sa tabi sa inyo sa kin maaksyon ng tulos. Salamat po tabi kapitan. Salamat din marhay. Yo good mon. Grabe nang problema pala diyan dai pipasweldo pagkatapos sa mga tao din magkakurutom. Oho. Kontan lado kan na National Irrigation Administration. Mm. Niya sa pamamayon ni Engineer Luis Bragaes tungkol sa problema nga ni sir. Pwede ka sir live sa radio sa Angkor po si Pio sa DCGB. Hello tabi. Yes sir, good morning. Si Pio Fernandez po ni kan DCGB Ligaspi. Opo. Apa. Sir, so papaano po niya to iyan mariresolvera na sitwasyon niya na maiprepare na iyan nabubugtakan kang rubber dam DAP pasweldo sa mga trabahantes diyan tabi, sir. Actually, sa pagbisita mi nga ni ngunyan, actually, yaw ng mga materyales, so rubber tube, so may mga panggamit para pag-instilar. Kaya nga nga yan, nagkaigwanan ng mga temporaryong pagsagpan, tanganing mahubasan sa so kakaganang kanasabing mga rubber tube. Opo. Kaya lang, nahiling mingon yan, talagang meron atrasado.
an implementasyon. Kaya nga ne, mag-iba kung unyan ki sarong inspection po da, inspection report as in recommendation, napakaskasuna ining pag-installer ka ine. Surata ko ng director nga mo, tanganing kaming mga opisina, mapersige ining mga kontraktor na ine na mapadagos ng may ipasunod ining rubber dam na ine. Opo. Sige tabi, engineer. Salamat din marhay po sa informasyon. Opo, sige. Okay, so thank you so much, sir. Nag-interviewer kita di sa Roron. Thank you, Kong Tabi. Unisupurman. Sir, pwede ka makawalo? Tagalog ka, Bicol? O, Bicol. Nasaan mga trabador mo? Sadali-sadali na mga trabador mo? Yan po dyan, sir. Nagpahira nga lo sila? Sir, bayaw dyan, sir. So nag-assist ka. So, pirangal daw na sila nagpahinga, no? Ngayon, sir, may nagkatrabaho. Pero ba kumang school force? Oo. Totoo na dahil nasilduan? Hey, may silduan, sir. Ngayon niya, mga payroll baga. O, kaso bago na dahil nag-tapag dito sa Aurora, dahil na bali-bali sana. Walo sana? Bali, pero pag ano, utural daw, nababayaran ng tulos. Pag kayong kunya sa kwarta na pwede pag tira sila nagtatrabaho dyan susog sa record mo, walo? Sira, so walo, tapos dosing tao. Dosing ka tao? So ano ang instruction sa imo kang kontraktor? Sige, paano na tabi sir, ining makuya na, ma-release na ito trabaho, dapat matapos naman talaga. Ano yun, okay. Ano pangaran mo? Jose Chavez. Okay, Jose Chavez. Jose Chavez, Si Kapitan Raul Sirio kan na barangay Busak sa mismong barangay na bubuktagan ka ni Robert Job. Anong observation mo sa dalagan kang trabaho? Ang observation ko sa dalagan kang trabaho, medyo talaga mabagal. Primero, ang iagapan tango niyan, dapat medyo upang panahon, panagpapapraoran, dapat maantimano ng matapos na ining Cooper Dam, saka maibugtak na mahali na ang luma, may isang liba na ang bago. Linawon ko sabi, Kapitan. So luma, dahil pa nababaklas? Ang luma, yung umpa, dahil pa hanggang dahil po niyan, dahil pa nababaklas. Sa tatapos muna yung Cooper Dam. Tatapos muna ang Cooper Dam. Pagkatapos ang Cooper Dam, yun ang pwede ng baklason ang lumang rubber dam, rubber tube. Pero sa paghiling mo, matapos na rin sa susog sa pika law man nindong schedule? Yeah, so pagdiling ko, talagang tataposin nini kang kontak. Itong parang gusto mo, mapadali na ta, nagbabaha ang salong. Sa kapurti pa ang panahon. Kung pirmi nang nagbabaha, salong na yan sa kasunaga is hindi makapagtrabaho ta para rumunang ang salong. Ano sa pagdiling mo? Maluyan dalagan? Kulang ang tao? Kulang ang equipment? Ang paghiling ko tabi, kulang talaga ang equipment. Ang ngunyang presyente, saru-saru ang bako. Saka ang manpower, kulang. Dapat nag-atake ang equipment, mayroon mga manpower na nag-asa sandbag. Nagpapasanrigan sandbag duman sa seat pile. Tanganin, papadali na. Sa kung araw pirmi ka yan, ngunyang nga mayroon nag-sandbag, talagang mahaloy tabi. Tabing maraya ang pangapulang ko, tabing purte ang panahon, dapat talaga ang trabaho rigid na. Ining sa kinali farmer sa irrigators association. Dakulon ini tabi, Kapitan. Dakulon tabi. Daragit na. Nuari na ngayon, masiga no ngayon kamo meeting meeting diyan. Ang apot ni ngayon nuari na ngayon talaga, nuari. Sigir na kamo mismo bilang mga opisyal. Hindi na napapaliwanagan. Gusto na mag-revolusyon? Gusto nang mag-rally. Gusto nga ipaabot kay Rapitulpo. Kaya difficult na yan. Nagugutom na, nag-alok ng mga tao. Pipugol-pugol na sana nila. Kuko na lang kami, relax kamuta. Dahil kami, hindi man kami natun, turong na nagkukulkugan kontrakto. Bilang barangay yan, Sir Bianco Tanakane? Siyam na barangay, siyam. Uwas. Apat tigdi sa Uwas, Busak, Manga, Saban, and Gumbabaw and part of Mayaw. Sa Libon, Linaw, Bacolod, San Isidro, San Vicente, Burabod. Naka-Facebook Live kita. Ining monolithic ining contractor, monolithic Davao base ini. Itaw ko ang pagkakataon sa imo, Kapitan, ta baka makaabot sa senda. Live man kita sa Facebook.
Go ahead, Tabi Cap. Oh, Mr. Ining, contractor Tabi ka na rubber damit sa Kusakwas, Tabi, kung nagdadangog ka man. Tabi man, pati dali-dali na. Pati rigid mo na ang trabaho. Tanganing Tabi ang panahon, maray pa. At kung magbaha na, difícil na Tabi. Kapitan, so Kapitan, si Kapitan Raul Sirio kan Barangay Busak Tabi pa din. Okay, so yan antabayanan niya to kuno na magiging development kan kuanay ni. So, magdidepende ini digdi sa mga trabahador. Then naglalakaw kita ngon yan pasiring digdi sa rubber tube nakukubungan ini Tabi pa din. Nakukubiran digdi sa dai pa pala na babaklas sa lumang rubber dock. Paguna ko ani baklas na dai pamampalan. And so bagong rubber tube na binakalhali sa China. Ngon Tabi pa din oh. Para sa mga taga-Antapay, nakukubiran ini, yaw ninidikti, o. Oh. Ayan. Punay ko na sa mga 70 million kantidad kan na bagong rubber tube na yan. Ay bubugtak digde. Para man nga rin nagtatrabaho kitang nailing. Kunis sa mga trabahador, o. Oh. Sir, sa DCGB kita, nagtatrabaho kayo, kamangon yan? Sir, pero ngayon, nakakuan ka mo, nagasweldo ka mo? Ha? Nagasweldo pa sana ka mo? Pira ka mo nagkatrabaho? Bali. Walo? Walo man sana ka mo? Aha. So, lumang rubber tube pala niya, umpa niya? Karin dyan na parte? Kaya nasa tao? Babaklaso niyan? So, dahil man kamang problema sa lado kan mga kanindo sa sweldo kung ano man na kanindo sa pagtrabaho? Para man, kulang sana kamo kay dagdag na pwersa? Yan na yan Tabi pa de. Ano sa to yung pagdatugay guys? Kan sitwasyon, digdi sa barangay Busak, sa Banuan, kan uwas, unong digdi sa pagsalida kan bagong rubber tube na nagkakaiguan sa ngunyan, nindiit na problema, lalo na digdi sa Ladukan na barangay, mga parauma, digdi sa Uwas and Libon area. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa ding Jim sa istorya. Yan po ang detalyes kanalas Gis na Barreta sa Lado Nasional. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga binasunod. Nesto Grow. Para sa kompletong NutriChan, choose Nesto Grow. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus Protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa itong nadango, ang pinakahuling bareta oras-oras sa DZGB. Iniahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga.
May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Resbakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Anong advice mo, Dignal? Yan na tulo, tapos babay na. Sige, diretso kan istorya. Pading Jomar, maray na aga, go ahead. Salamat, Pading. Sa Raglag na Barreta, nakuan na suhanap kan mga pilosopo na mga driver na nagpa-violate sa mga ordinansa sa syudad kan tabako na mga taga Isla kan San Miguel asin nagbabasol singda kan sa indang pagiging mga pilot, pagiging pilosopo. Ini matapos pa din na imbes na POP o imbes na citation ticket ang ibarabadgan mga police asin enforcer sa mga nagbabayular sa traffic rules duman sa Isla kan San Miguel kan tabako, ginamitanan mga ini nin TOP kang LTO. Dahilan ta sa pagiging pilosopo kan mga kaniba sa mga ini. Nagluluwas pa din na kang inot na minapasyar ang mga polis kan tabako sa Isla kan San Miguel kay riban mga traffic enforcers para ang i-implementar ang mga ordinansa kan syudad may kinaraman sa trapiko. Dahilan ta sa Isla kan San Miguel iguan ang tinampong maiwas na kulang nagdadaralaga na three-wheeler, igwan ang mga motorsiklo. Dahilan mga ini, nagsusurunod sa pagsulot kan helmet. Maski nga ni palang pinarawan ang helmet mismo kan lokal na gobyerno, dahil mapigagaramit, ang iba dahil nakarestoran motor, dahil kanaklan, dahil lisensya, hadakulo ng warning, pinasyaran dumaan kan mga polis, kan mandako pasin mag-issue ki citation ticket, sa atubangan kang polis, so iba, pigibong uro aeroplano sa citation ticket, pigpalayo. Nainsulto pa din sa mga polis. Sino ba mo, makitikitan mo kay citation ticket, so violator, sa atubangan mo, titipigong kigaro uro aeroplano sa so, citation ticket. Grabing pag-insultar. Pigpalayo-layo, pasirin ko man sa paradako. Hindi nagkairinsulto. Pero inalap pa mang giraray na ang mga ini magbayad kan multa. Dahil ba nag-claim kan multa? I mean, dahil ba nagpasiriring sa sentro para magbayad kan multa? Dahil man pig prosigir naman kan lokal na gobyerno kuta na sa korte, sukaso ta, pigukuronsiderar na ni. Kundi dahil talaga, garo pinarali wala na sukabos na citation ticket kan ibang nagkatirikitan duman sa Isla kan San Miguel. Ang ginibukan mga pulis pa eh, pasyar ang giraray. Magparapandako, puro na sa LTO ang ginamit. Yan. Ribo-ribo ang bayadan, 3,000, 5,000. Iyo. Imbis na 200 pesos. Ngunyan pa ka nagbabarasol pa eh. Saka. Nakihurun sa mga barangay officials na makihurun sa mga pulis. Oo. Oh. Sa masunod niya, balik naman niya, giraray niya duman sa citation. Nagkangaramaan kami. Nagkaigwa kita yalo grupo ni Rio. Kaya riba, sumanga lokal na officials kan barangay, so lokal na officials kan syudad, pati mga pulis, ay ipigrepresentar kan mga barangay, so sa mga residentes na nagbabarasol na. Nakikihuron. Marisa na ta nagpaunraman ang lokal na gobyerno ang gagamito ninyo sa sunod na pagsakya na duman sa isla dahil sa mga violations, balik sa citation ticket. Roger! Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Aramong tapad mga istorya. Nasa linya man si Hans Galero. Hans, go.
Maray na aga sa kayo, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya itong bareta, dahil ang tarakot-takot mo niya. Mga kapitanes de barangay, sa sulat kan ni Gaspi na magpabakuna kontra sa COVID-19. Iningon niya na pag-aaga, nanotaran kan DCGV News. Matapos na bisitahon niya ito ang de Gaspi City Convention Center kung sa hindi pinagpadagos ang pagpabakuna sa mga nasa subgroup kan A1. Lalo na ining mga nasa BHERTS o ining barangay health emergency response teams. Kung sa'yo nanandara niya ito, na mismong si Kapitan Mando Toledo, kanbarangay Bugtong Legazpi City, na voluntaryo nagpasiring sa nasambitan ng lugar para magbakuna kontra sa COVID-19. Sigun sa iya, bilang Kapitan Kansendang Barangay, tayo man dapat na magpailing ng takot sinda may kinaraman sa bagay ni Nitangan na mas main ganyan pa ang mga residentes ninda may kinaraman sa siring na bagay. Inangkabtang kanpahayag ni Kapitan Mando Toledo. Matapos. Nananapod lang po ako sa mga residentes ko na hindi po kang matakot na magpabakuna at hindi po ang pagigibo ko sa kuyang gobyerno. It's for our protection. Kaya po ang gusto po, labi mabakunan kita, lalo na po ining mga senior citizen, mga vulnerable yan. Kaya po po talagang ma-vaccine kita kang COVID-19. Tangon niya na padagos pa ang pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center sa good na maubos ang mga nasa A1 na priority list sa na City Health Office man, katawang man ang DOHCHD Bicol. At abi, sa piyo ang mga informasyon pa digdi sa Albay District with Boy sa mobile, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans, kasabay si Boy. Nasa linya man, si Renz Luna. Renz, go Renz. Yes, maray na agad ang Bicarpil, sinamaray na agad sa mga parantabay sa mga dugan niya itong mga baret na nindogan ang administrasyon kan Bicol University. Kapay nga nito Dr. Arnulfo Mascariñas na dahil nagiging recruitment area ang Bicol University. Sa mga leftist group or ini mga komunista nga grupo, hindi nga ni Makalis na magkomento ang nanambitan ng presidente kan universidad in connection duman sa pagka-restart kan sarong estudyante. San Bicol University na nakuhaan aligado din pambasabog asin mga firearms tigdi mismo sa barangay Maroroy Daragalba ikan manakaaging aldaw sigun sa anong nabita na nga presidente na enot naman niya ni talagang pinagtag kan NTF LCAC San Bicol University bilang saro sa mga recruitment ground sa New People's Army pero ini pinaglaban kan presidente si mismo ng 9th ID kan Philippine Army ang nagkumpirmar na daikasabay ang Bicol University sa mga listahan kan mga universidad na iyo ang naging recruitment area kan New People's Army. Kaya sa ngunyan, nagpromisa man ay magkakanigong tabang ang administrasyon kan Bicol University, manungun niya isang pagkakadakop. Tanong ang bita ng estudyante na pangaralan na si Justin Macias na sarungan isang mga pinagtuturo na miyembro kan mga makaliwang grupo rin sa satuyang palibot ang interim sa DCG News kay Dr. Arnulfo Mascariñas. Just graduated from Costa Rica. Kaya ako po yung position dyan is that ever since, it doesn't mean that kung ka-aktivista, komunista ka. Diba? In fact, B was tagged by LCAC as one of the 32 ACIs na sabi nila, field of recruitment. Yeah. Pinubutok niya ng MBA. I contested that. Kanta kami ito meeting sa LCAP. And in our meeting, we were cleared by the military. Napakaman po na BU is a kwa. A hunting ground for leftists. Kasi I told them, being a leftist, that kwa, that's the thing na you oppose the government. Okay. Salamat po, Pres. Andito, ni Dr. Arnulfo Mascariñas, kan Bicol University. Yan ang madaglag na informasyon din sa luas. Ras Luna, DCG Minyals. Salamat kan sa inyo pagkantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pagantabay. Abangan ang masunod na programa. Harapin ang